welcome back to my channel! So, for today's video, i-update ko lang kayo guys sa aking pregnancy and kay Baby Happy. As you guys know, sa huli kong video, nagpa-check up ako and chinek yung heartbeat ni Baby Happy and then nag-usap lang kami kung ano yung mga plano about sa birthing plan ko. Pero, tinanong ko si Doc kung pwede pa ba ako mag 3D or 4D ultrasound. Dahil gusto ko sana makapture yung itsura ni Baby Happy dahil excited na rin ako makita siya. So, nagbabakasakali ako na baka pwede pa ako magpa 3D or 4D ultrasound dahil gusto ko na talaga makita yung itsura niya habang nasa loob pa siya ng tiyan ko. Pero, sad to know na 34 weeks na ako nung nagpa-check up ako and then sabi sa akin ng OB ko, ang inaalaw lang daw ng mga sonology sa mag 3D or 4D na ultrasound is yung mga pregnant between 28 to 30 weeks. Dahil beyond 30 weeks, nag-start na silang mag-grow and nagiging masikip na. So, nakakover na nila usually yung mukha nila or kaya yung iba naman pumipwesto, nagiging head down na. So, hindi na ako nagkaroon ng chance para magpa 3D or 4D na ultrasound. Pero ang ginawa ko naman was nagpa-2D ako and then nagpa-PBS na ako and chinek na nila kung nakaposition na ba si baby and chinek na rin nila kung okay lang ba yung placenta ko and then yung amniotic fluid ko and then also chinek nila ulit yung gender ni Baby Happy just to be sure and to be accurate kaya nagpa-ultrasound na ako ulit. And then eto yung clip nun guys. So ngayon nasa biyahe na kami and kasama ko na naman ang napakadakilang sister-in-law, ayan, very supportive. Kasi wala si Arby. Yes, very supportive, di ba? Oh, pero plastic yan. Napagod kasi si Arby. Napagod. So, ayan, papunta na kami ngayon para magpa-ultrasound. And, ang malas dahil 34 weeks na ako, ongoing 35 weeks. So, hindi na ako nakahabol sa 3D and 4D na ultrasound. So, hindi natin makikita yung itsura ni Baby Happy. So, ayun, kailangan surprise. Surprise sila. So, kailangan natin i-reassure lang yung gestational age niya and yung gender niya kasi sa susunod na araw gagawa na tayo ng gender reveal party. So, ayun guys, update ko na lang kayo guys pag nandun na tayo sa diagnostic. Okay, bye! So, ayun na nga guys, dumating na ako sa diagnostic and then ang haba ng pila. Pero okay lang naman dahil nagstay naman ako sa kotse noon habang naghihintay ako na tawagin ako. And then, sobrang bait nung sonologist guys. And sobrang cool nga lang and then sobrang jolly na ikipagkwentuhan ako sa kanya. So, ito yung clip nun guys. Hello! Ayan, baby ha, hirap-hirap ng ano, ultrasound mo. Tingnan mo naman yung hirap ng mama mo, ha? Ayan, okay? So, let's see your head. Ulo mo. Oh, do you have a heart? Yay, you have a heart. Alright, there's your heart. Kasi lang ayaw ni mami mo paalam sa kanya kung boy ka or girl. That's why hindi natin alam. Pero, nakita ko na. So your placenta is okay? You are okay? Nothing is wrong? And okay, natin natin ang face mo. Ay, kasi lang nakatalikod ka sa amin. Hindi ka namin makikita. Yun lang. Sorry. Kakayanin. Anyway, ganun talaga. At anyway, ano, yan yung urinary bladder mo. Yan, that black thing. Oh. That's your wee-wee. Okay? And that's your stomach. There, your stomach is there. Okay? That's yan yung heart mo. Alright, bye-bye! So, ayun na nga guys. Tapos na nga ako magpa-ultrasound. And pauwi na kami ngayon ni DJ Cha. Binigay na nila yung resulta, pero minake sure talaga nila naka-envelope at saka naka-tape. Bukod tangi ako na naka-envelope at saka naka-tape na lumabas na may resulta ang ganito. Kasi lahat sila nakabalandra yung ultrasound, may kita mo talaga yung
black and white M ng ano nila. Tapos ako na agad. Hindi mo malalaman ito. Joke lang. Nilawa mo sarili mo nun. Wala nang gender reveal. Hindi na ako masusurprise. So, ayun na nga, guys. Babae yan. Babae, babae. Babae. Babae, babae yan. Alam pa mo. Ikaw, babae. So, ayun na nga, guys. Ang sabi nung sonologist, naka-head down position na yung baby. So, hindi ako suhe. Luckily, hindi tayo masisihe. Sana, sana talaga. Ayoko magsalita ng tapos. And okay naman daw yung placenta ko. So yun, happy naman ako. And then yung height niya tsaka yung weight niya na estimated nandito eh. So hindi ko pa talaga siya mapapasa. Si Tony lang pwede. Daya ni Tony, siya na lang lagi may alam. Siya yung laging una. Oo, una ba sa nanay? Yung una. Yung una kong ultrasound, siya din may alam. Hindi ko man lang nakita kahit man lang yung picture ng ultrasound ni Happy. Tapos eto na naman. So ayun, update ko na lang kayo guys dahil after this, pupunta naman ako sa OB ko para magpa-check up na naman dahil malapit-lapit na mga nakalanay nyo. Next week, 26. So ayun guys, pauwi na kami. Update ko na lang kayo pag nasa bahay na ako. Bye! So ayun na nga guys, diba? Sobrang cool lang niya. And then, siya pa nag-offer sa akin na mag-video dahil nga medyo malayo sa akin yung screen nung ultrasound na monitor. So, ayun. So, sinabi ko kaagad sa kanya na hindi ko pwedeng malaman yung gender dahil mag-gender reveal party ako. So, sabi niya sa akin, buti na lang sinabi mo dahil sasabihin niya na sana. And then, after ko magpa-ultrasound, waiting pa rin ako sa result dahil madami ang nagpapa-ultrasound that day. And then, naiingit na ako sa mga nakakasabay kong buntis dahil sila, may kita mo hawak-hawak nila yung result nila. And then, may kita mo yung print ng ultrasound nila. May kita mo black and white na parang, alam niyo yun, yung picture ng baby nila. Kahit black and white, nakikita nila yung itsura. Samantalang ako lang yung bukod-tangi na buntis na inabutan ng resulta na naka-envelope na, naka-packing tape pa. So, ayun, sobrang secure talaga binigay sa akin, guys. Naka-envelope na, may kasama pang tape. And then, sabi sa akin sa counter, ay, ma'am, i-check nyo po kung ano, kung sa inyo po. Kasi may nangyari, yung nauna sa akin na nagpa-ultrasound, mali yung result na naibigay. So, sabi sa akin sa counter, ma'am, paki-check po kung sa inyo po yan. And then, buti na lang, kakalabas lang nung nag-assist sa akin sa ultrasound, sabi niya, ay, bawal pong malaman, ma'am. Ganon. So, hindi ko talaga tinignan hanggang sa nakauwi na ako. Hanggang sa, ayun, ay, nagpahinga lang ako kasi pagod na pagod ako. Kahit ultrasound lang naman yung ginawa ako, tsaka naghintay ako dun. Ayun, si Harvey, sobrang excited niya na rin kasi gusto niya na rin malaman kung ano yung gender ni Happy. So, next week, pag 36 weeks na ako, babalik ulit ako sa OB ko and magpapa-shot ako ng vaccine for tetanus, ganyan. And then, i-IE na nila ako to check kung malapit na ba akong manganak or kung may any problems ba, ganun. So, ayun guys, i-update ko na lang kayo sa next kong video kung ano na bang mangyayari kay Baby Happy. And guys, malapit-lapit na tayo mag-gender reveal dahil nakapagpa-ultrasound na ako ulit. And so, ayun na nga guys, abangan nyo dahil baka ang next video natin is gender reveal na. So, once again guys, like, share, comment down below, and subscribe. And also, don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa next nating video. Malay nyo, gender reveal na yung next natin. So, ayun na nga guys, see you on my next video and I'll be back with more videos. Sige, papalipin ko na yung baby Happy. Ano? Maggago ka. Aba, sumusobag ka na ha. Papalipin si Happy. Anak mo ba ito? Lalaban ka sakit. Lalaban ka. Lalaban ka. Maggago ka pala eh.